Sa kanyang privileged speech sa Kongreso, sinabi ng dating mayor ng Manila na si Representative Lito Atienza na naniniwala siya na si Bongbong Marcos ang tunay na nanalo at lehitimong vice-presidente na inihalal ng taong bayan. Sinabi rin niya na naniniwala siya na ang COMELEC at Smartmatic ay nagsabwatan para lang dayain si Bongbong Marcos. Ayon pa rin sa kanya, ang PPCRB ay isa lamang tagalinis ng bahay. Ibig sabihin, ito ay tagasabi lang sa mga tao tungkol sa natapos na halalan at tagakumpirma ng resulta nito na ayon sa kanya ay pandaraya ng Smartmatic at COMELEC para kunwari walang daya ang nangyari. Ibig sabihin, mismong mga congressman at maraming mga politiko ang naniniwala na talagang sinadyang DA ng COMELEC si Bongbong Marcos katuwang ang Smartmatic para hindi ito makapwesto sa gobyerno. Ayon pa kay Lito Atienza, talagang dinaya si Bongbong Marcos at siya talaga ang tunay na nanalo sa vice presidential race noong 2016. Ngunit sinabi rin ni Lito Atienza na tila malabo makakuha ng hustisya si Bongbong Marcos. Bilang isang butik anong politiko sa larangan ng maruming politika sa Pilipinas, mukhang natunugan na noon ni Lito Atienza na ilalaglag din ng Korte Suprema ang electoral protest case na isinampa ni Bongbong Marcos laban sa mandarayang si Lenny Robredo. Pero bakit nga ba talagang ayaw ng COMELEC na manalo si Bongbong Marcos at bakit pinipilit nila na dayain at gawin lahat ng paraan para hindi makapwesto si Bongbong Marcos? Naniniwala si Lito Atienza na talagang si Bongbong Marcos ang inihalal ng taong bayan bilang vice-presidente. Tingin ko ay nabuksan na rin ang isip ni Lito Atienza na talagang ang Marcos lang ang may kapangyarihang ibalik ang magandang kinabukasan ng Pilipinas at nararapat na maging susunod na presidente dahil may alam siya tungkol sa Marcos wealth na totoo at lehitimong pag-aari ng pamilya Marcos at na ito ang makakatulong sa pag-unlad ng ating bansa. Panuuri ng video na ito hanggang matapos at siguradong magugulat kayo sa inyong mga maririnig at malalaman. Mukhang talagang nagigising na pati ang mga politiko na nakaupo sa gobyerno na ang COMELEC ay nagiging instrumento ng Diablo para hadlangan at pigilan ang magandang kinabukasan na nag-aantay para sa ating bansa. Panuuring maigi ang video na ito. Umaalingaw-ngaw po sa akin tainga ngayon ang mga binigkas ni Mrs. Yung asawa ng ating COMELEC chairman na ngayon ay nasa Amerika at ayaw nang umuwi. Siya po ang chairman, nagkaroon tayo ng halalan 2016. Ano ang sabi niya nung tinanong ng kanyang may bahay, bakit ang daming dalang pera? Cash. Ano sagot niya? Sweldo ko ito sa Smartmatic. That is on record. It came out in all the major papers in the country. And it is an admission that the Smartmatic can be part of a conspiracy to cheat any one of us. Kaya gigisingin ko ang inyong mga isipan, mga kasama, and I'm taking advantage of this opportunity to clarify certain points that the gentleman from Caloocan is trying to put on record. I'm also putting on record that the Smartmatic cannot be relied on. The PPCRB definitely is not a guardian. It is a trademark for good housekeeping. When a cheating is done, they come out. Walang dayaan na nangyari. At pag tinanong nyo sila, ano ang gagawin nyo kung may nagkadayaan? Eh, tapos na ang trabaho namin sapagkat tapos na ang eleksyon. So, the sooner we accept the fact that what's going on at the Presidential Electoral Tribunal is something that is done in areas where their cheating has been planned and executed. I believe in the cause of Vice President Bongbong Marcos. I believe in his allegation that he was cheated of his victory. But I'm also telling him straight, walang mangyayari sa protesta niya sapagkat walang sasang-ayon sa kanya sa COMELEC. Everybody will be covering up the crime and the protest of the winner, real winner. And I believe it was Vice President Bongbong Marcos will not be given justice. Maghintay na lang tayo ng katarungang nanggagaling sa Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Directly from Congresswoman Imelda Marcos, when I was mayor, sabi niya gusto kong ibalik yung gold dito at ibigay sa gobyerno yan para mapawi na lahat ng
utang ng bansa natin. Sabi ko, why don't you do it? Sabi niya, humahan lang isang superpower. Hindi namin may galaw ang gold na nakadeposito sa maraming lugar sa buong mundo. Ano ba estimate nyo sa gold then? Something like 7,000 tons. Ang 7,000 toneladang ginto sa kasalukuyang presyo ng ginto sa merkado ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $300 billion o nasa 14.5 trillion pesos. Sapat na para bayaran ang lahat ng foreign debt ng Pilipinas. Bakit hindi ito asikasuhin ng gobyerno? Bakit masyado nilang pinupolitika ang mga ginto ni Pangulong Marcos na kanyang inilaan para sa national welfare and economic development ng ating bansa? Ano bang gusto nitong mga walang hiyang ganid na dilawang mga politiko na ito? Yung sila ang makikinabang at hindi ang mamamayan. Alang-alang sa kanilang pride na hindi sila masapawa ng talino ng mga Marcos, isinasakripisyo nila ang sikmura at buhay ng milyong-milyong Pilipino para lang sa kanilang pansariling interes. Hayaan nyo Diyos ang humutol sa pamilya Marcos. Dahil kakahatol nyo sa mga Marcos, hahatulan din kayo ng Diyos ng tripling hatol at higit pa dahil isinsakripisyo nyo ang buhay ng taong bayang naghihirap at naghihikahos alang-alang sa inyong sariling mga selfish interest. Kaya nga itong si Lito Atienza sinasabi niya na ang COMELEC gamit ang Smartmatic ay involved sa conspiracy truth na sila ay nagsasabwatan para lang hindi makapwesto ang mga Marcos. Pero bakit? Bakit ayaw nila? Kasi ayaw nilang mabayaran ang utang ng Pilipinas sa Federal Reserve ng Amerika at World Bank na pawang mga nakinabang lang din naman sa mga ginto ni Marcos na ginisa tayo sa ating sariling mantika. Tayo ang may-ari ng mga ginto, ang sambayan ng Pilipino, na ipinangalan at idineklara ni Marcos na co-owner at co-beneficiary ng mga kayamanang ito at lahat ng mga kinita mula sa pagkaka-invest ng mga kayamanang ito sa loob ng 7 dekada, tapos hinuhold nila ang mga gintong ito at ipinapalit ng dolyar na pautang. Para ano? Para manatiling baon tayo sa utang para maging tagahimod ng kwet ng mga elitista at mga oligarko. Dito nyo makikita na hindi talaga mga Marcos ang kalaban ng mamamayang Pilipino kundi itong mga ganid at current adong mga dilawang politiko at COMELEC na pilit na hinahadlanggan ang pag-upo ni Bongbong Marcos sa gobyerno. Dahil alam nila na kapag makaupo si Bongbong Marcos sa executive position ay talagang katapusan na ng kanilang maliligayang araw na patuloy na pang-aalipin sa sambayanan at patuloy na pangungurakot ng mga kayamanan ni Marcos hanggat hindi ito nauubos ng mga mananakmal nito sa gobyerno para sa kanilang pansariling interes. Kaya tayong mamamayang Pilipino ay kailangan ng kumilos at baliin ang sungay ng bayarang COMELEC na ito na patuloy na nakikipagsabwatan sa Smartmatic para lang dayain si Bongbong Marcos at magkaroon ng puppet ng mga oligarko sa Malacanang para pahirapan ng pahirapan at paluhurin ng gusto ang mga Pilipino sa matinding kahirapan. Mukhang ang plano yata nila ay hindi lang paluhurin kundi pahigain at lampuhin ang bansang Pilipinas sa matinding pagdurusa hanggang sa mamamatay na lang sa gutom at matinding kahirapan ang mamamayan at para tuluyang makapaghari ang mga demonyong politiko na ganid sa kayamanan ng mga Marcos sa ating lipunan. Nang dinismiss ng PET ang electoral protest ni Bongbong Marcos sa kabila ng napakaraming ebidensya ng dayaan noong 2016 election, lalong nagngalit sa galit ang sambayan ng Pilipino. Papayag pa ba tayo na maulit na naman ang ginawa kay Pangulong Marcos noon para iupo lang ang babaeng sugarela na si Coricum na walang ibang ginawa kundi payamanin ang kanyang pamilya at samsamin ang mga kayamanan ng mga Marcos at isa pribado ang mga assets na ipunundar ni Marcos para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino? Hoy! Gising Pilipinas! Huwag nang magpakatanga sa panlilin lang ni Satanas para tuluyang pabagsakin ang ating bansa. Aba, hindi yata papayag ang Liping Maharlika na alipinin parents sila ng mga dilawang ganid at mga komunistang pahirap sa ating bansa. Kung gusto nating magkaroon tayo ng tunay na kalayaan, umpisahan na nating itaguyod muli ang bagong lipunan. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa natin gusto mapakinabangan ang Marcos Wealth for Humanity, pagpatay na lahat ng mga Pilipino sa gutom at matinding kahirapan? Huwag no ang mangyari. Laban Pilipinas para sa kinabukasan ng ating lupang sinilangan.